May dalawang klase ng tao dito sa mundo. Una, those who wait for things to happen. Pangalawa, those who make things happen. Ngayon, tatanungin kita, asan ka ba sa dalawang klase na ito? Ikaw ba yung tipo ng tao na alam mo sa sarili mo mismo kung saan patungo ang buhay mo? O ikaw yung tipo ng tao na hindi ka sigurado kung saan ka patungo? Alam niyo mga kaibigan, ang buhay ay isang parang barko na naglalayag sa karagatan. Ang bawat barko ay may patutunguhan o destinasyon. Tama? At bawat barko ay may kapitan. Ang barko ay isang ating mga katawan. Ang kapitan ay ikaw, sarili mo. Bilang kapitan, alam mo mismo kung saan ka patungo. Bilang kapitan, alam mo mismo kung saan ang tamang direksyon. At bilang kapitan, ikaw mismo ang dapat magpaandar at maniobra ng sarili mong barko. Hindi mo pwedeng ibigay ang responsibilidad sa iyong magulang, kaibigan at kahit sino paman sa pagpapaandar ng sarili mong barko. Pwede ka nilang gabayan, turuan kung paano ito gumagana. Pero ikaw mismo ang dapat magpaandar at magmaniobra ng sarili mong barko. And they have to run their own ship also. So ngayon, simulan mo na. Gumawa ka ng plano. Alamin mo kung anong direction ba talaga ang tatahakin mo. Don't wait things to happen. Instead, make things happen. Walang ibang tutupad ang mga pangarap mo kundi ikaw lang din mismo. Huwag mong ibigay sa ibang tao ang pagtitiwala. Sa halip, ibigay mo sa sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Wala ka naman talaga ibang kaasahan kundi ang sarili mo lang. Kung gusto mo may bumilib sa'yo, bumilib ka muna sa sarili mo. Kung gusto mo may magtiwala sa'yo, magtiwala ka muna sa sarili mo. Always motivate yourself up and have courage to pursue all of your dreams in life. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Ilabas mo ang tunay na kakayahan mo. Huwag kang matakot magkamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Wala mang perpektong tao sa mundo. Dahil sa pagkakamali mo, madami kang matututunan dyan. Ibuhos mo lang ang lahat ng makakaya mo. You need to go all in kung matupad mo ang mga pangarap mo. Kakaranas ka man na matinding bagyo o pagsubok, alam mo kung makakaya mo yun. Matiwala ka lang at manalig ka sa Diyos. Lagi tayo magpasalamat sa Kanya sa mga biyaya na tatamo natin sa araw-araw. Yung pagising mo pa lang, yung pagtingin mo pa lang, biyaya na yun eh. Those are underrated blessings. Lagi tayo magpasalamat sa Kanya dahil kung wala siya, wala tayo. Magsikap ka lang at ang Diyos na ang bahala sa'yo. Humingi ka ng gabay sa Kanya para hindi ka maligaw sa iyong destination. You are the captain of your life.